Magandang gabi po. Mahaba na po ang ating pinagdaanan mula ng unang mag-usap kami ni na Attorney Howard, Brother Armin, Paring Bert, Justice Carpio Morales at iba pa tungkol sa pangangailangan na magkaisa ang hanay ng oposisyon para sa 2022 elections. Ngayon, isang linggo bago ang campaign period, masaya ako na nagbunga ang ating pagsisikap. Isang malaking karangalan sa akin na mapili bilang isa sa mga senatorial candidates ng 1Sambayan. Malugod ko pong tinatanggap ang karangalang ito. Sa inyong suporta, kayang-kaya ko pong maging tapat na boses ng karaniwang tao sa Senado. Sa puntong ito, nais kong ipahayag sa ngalan ng aking partido ang Makabayan Coalition, ang aming pag-endorso at malakas na suporta kay VP Leni Robredo bilang kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas at kay Senator Kiko Pangilinan bilang Vice President. Ito ay sa batayan ng nagkakaisang posisyon sa mga usaping kaugnay ng pandemic response, pag-angat ng kabuhayan ng mga manggagawa, magsasaka, maralita at katutubo. Mga isyong pangkalikasan, pagtaguyod ng human rights at tunay na kapayapaan at soberanya sa West Philippine Sea at buong kapuluan. Ako ay nananalig na sa ating pinagkaisang lakas, tayo ay magtatagumpay laban sa tambalan ng kadiliman na nais ipagpatuloy ang tiranya at baluktot na pamamahala sa ating bansa. Hindi po bago para sa akin ang ating dakilang misyon. Isa po ako sa pinakabatang biktima ng diktadurang Marcos. 18 years old po ako nung ikinulong ng 4 taon at tinorture dahil lang sa panawagan naming ibalik ang mga school papers at student councils na ipinagbawal ni Marcos nung martial law. Isa po ako sa nag-argue sa Hawaii Court para ipaglaban ang hustisya ng libo-libong biktima ng diktadura. Hindi tayo papayag na bumalik tayo sa madilim na panahong yon. Kung ako ay papalarin na maging senador, una kong ipaglalaban ng isang free healthcare law para gawing libre, walang bayad, ang gamot at pagpagamot sa lahat ng public hospitals tulad ng sa ibang bansa. Kasama po dito ang libreng treatment at ayuda bilang epektibo at makataong tugon sa pandemya. Pangalawa, ipaglalaban ko pong gawing regular ang mga kontraktual at magkaroon ng isang national minimum wage na nakabubuhay. Isusulong ko ang isang genuine agrarian reform law para umangat ang buhay ng ating magsasaka at magkaroon ng sapat at murang pagkain para sa lahat. Pangatlo, gagawin ko ang lahat para matigil na ang mga EJK at iba pang paglabag sa karapatan ng ating mamamayan. Susuportahan ko ang pag-abot sa just and lasting peace sa bansa sa pamamagitan ng paglutas sa mga ugat ng labanan tungo sa paggamit ng tunay na kapayapaan. Ilan lang po ito sa mga kaya pa nating gawin para sa ating bayan. At sa inyong suporta, kayang-kaya ito. Ako po si Neri Colmenares. Kung magkaisa tayo, kayang-kaya.